Hello friends. Ito Sunday na dito. Easter Sunday. Ano 'yan si Tay? Garlic salt. Linagay niya dito sa squid. Nagpo-fry siya ng magpo-fry kami ng calamari, mga friends. So, meron kaming fried calamari mamaya, tsaka meron kaming fried smelt mamaya. Then, meron ding... Ang nangalakti kasi yun eh. Top no... Ayun eh. Oil. Tapos ito, yung mussels, itutuno. Itutuno daw yung mussels, i-grill yung mussels. So itong nakasalang na dito ngayon, ito yung aming fryer, mga friends. Ang laman nitong mantika is 1.5 gallons of vegetable oil. Ano yung inuna mo dito si Tart? Anong inuna mong prinito? Smelt. Oh, smelt ang linagay niya muna. Yung ganito. Yung ganito, friends. Smelt. Tapos, ito naman yung frozen mussels na i-grill. Ang iba pa naming ipa-fry, mga friends. Ito. Meron kami pepper bites, mozzarella sticks, tapos snaps, cream cheese, pepper bites. Ito bang squid na to si Tart, itutuno din, i-grill din to. Yeah. So, i-grill din itong squid na to, friends. Ang oras na dito, friends, ngayon mag-aalas 3 na ng hapon. So, yung family namin, siguro darating sila mga around 4 o kaya mga 3:30, ganyan. Kaya, nagluluto na kami. Yung mga handa namin, meron kaming pinapaitan, yung inumpisahan ng lutuin ng husband ko kahapon, tapos nagluto siya ngayon ng abraw. Ay, abraw ba yun? Abraw na okra. Timer, 5 minutes. More niya. Okra at saka kalabasa yung inabraw mo si Tad. Papay nga tagkas yan. Laman. You know, another 2 minutes. Yeah, kailangan fried na fried siya. Kanina, friends, nagpunta pa ulit kami sa SF supermarket dahil kulang yung cooking oil namin na para dito sa fryer. Yeah, more. Mga 2 minutes. Para crispy yung smelt, fried smelt. Isabi natin kung ikaw na naman mga minuto. Asahin natin itong mga to. Real cream cheese and jalapenos with special blend of spices nestled in golden crispy breading. Yung cooking naman niya, tignan natin yung cooking instructions niya kung
gaano katagal ipa-fry. Okay, air fry, deep fry, 350 degrees Fahrenheit, 2 to 2.5 minutes with heart. 2 to 2.5 minutes. So, parehas lang nito. Deep fry tayo. How about this mozzarella sticks? Real mozzarella cheese nestled in crispy golden coating. Ang deep fry naman niya, ganun din. 350 degrees Fahrenheit, 2 to 2.5 minutes. Nagri-ring na itong timer mo si Tat. 2 to 2.5 minutes lang tong mga to. I think 1 minute pa. Let's put another minute para dito. Ito, mayroon tayong ginagamit na timer, friends, para hindi natin ma-miss yung time. Sarap! Fried calamari! Fried smelt! Isasawsaw natin mamaya sa sawsawan. Itong mussels na binili namin ngayon, friends, ay yung mayroong... Dapat ganyan si takip. Tigil natin lang. Yung mayroong takip ang binili namin ngayon. Trinay namin ngayon ito. Usually... Usually, ang binibili namin, friends, yung kalahati lang. Yung ang shell lang niya eh, kung saan nakakabit yung mussels. Pero sabi ni Edison eh, try din natin ngayon itong magkataklob para pagka nagbukas. Yeah. Ito siguro si Tart, pagka nagbukas na, luto na. Yeah, talaga natin. Yan. Ito ang ating grilled mussels, mga friends. We're preparing for yung dinner namin mamaya dito sa bahay. For Easter. Easter celebration, friends. Itong mga mussels, oh, talagang meron pa siyang mga ice. Frozen siya. Tapon ko na itong mga ibang yelo. Nalagay ko siya dyan sa may rose. Frozen kasi ito, friends, na binili namin, tapos linagay din namin sa freezer pag uwi namin to keep it fresh, hindi siya masira. Ito na yung first batch ng naluto ni Edison na fried smell. Ito naman yung pangalawang batch ng smell. So, tatayman natin yung ...350 degrees Fahrenheit, yan, friends. Yung sa mantika. Tapos tatayman natin siya ng
time man natin siya ng 7 minutes. Lalayo lang ako friends dun sa may mantika at baka biglan tumalsik. May mga iba pa kaming dapat katanay ko ano katanay kalog na pag makita kabi mo pilot na nito na pulot ka. May mga iba pa kaming handa dun sa love friends dahil bumili rin yung sister ko ng mga lutong ulam na so multitasking ulit. Fryer at saka griller. Ito na yung ating grill na mussels. Gumatang tayo yung casting ako ah. Buo, pero katuntan to di half na ta namurmura ganin no paano itong mussels friends pinag-compare namin yung presyo yung itong ganito na mayroon siyang takip mas mura kaysa dun sa half lang. So ang ginawa ni Edison, tinanggal niya yung mga ito makita. Tinatanggal niya yung kalahati ng shell para napindas the presentation na yung kal nila misaan. Para mas maganda daw ang presentation friends. Pagkasinerb. May yellow pa si Tay. May ice pa. Sa ating muscles, no? Hanggang isaw-saw di saw-sawan. At marama na madilas at dagat. Mas natitikman daw, sabi ni Edison, yung lasa ng dagat dito sa muscles. Pag hindi siya isasaw-saw sa saw-sawan, ganyan mo na lang kainin. Pero, kayong bahala friends kung anong gusto nyo, kung isasaw-saw nyo o hindi. Ay! Remaining time natin, 2:22. 2 minutes 22.
Iaano mo pala sa starch ito, si tart. Itong squid. Starch lang ato iti kinuha, mawantin lawak mo nga salt na. So ito ilalagyan ng yung para bang i-dip ni Edison mamaya sa starch itong malaking squid, friends, bago niya i-grill. Linis muna tayo ng konti dito, tumalsik yung mantika. So ito yung 7 minutes na timer, sweetheart. Tignan ko. Iangat ko. Yeah? 1 minute. Kailangan pa natin ng 1 minute dito sa ating... para crispy talaga yung ating fried smelt. So yung second batch na grilled mussels. Yung tinanggal ni Edison yung takip. Para mas maganda yung presentation pagkakinain, friends. Kailangan mo ito si Tart. Paikam. Trinay na ni Edison, masarap ba si tart or naksap? Tinatanggal ni Edison yung half ng shell kasi mas maganda yung presentation niya, friends, dun sa table pagka hindi siya nakatakip. Mm.
Okay. So ito na yung ating second batch na naluto na. Nako. Baka sip yun, so maradyo na. Yeah, next time na bibili tayo ng pang-grill, yung mas malalaki ang shell. Mas malalaki ang laman pati. Alright friends, mamaya papakita ko sa inyo yung iba naming lulutuin. I hope you like this vlog. God bless us all. And happy Easter to everybody.